So, idrag-drag mo lang kung saan mo gusto. Welcome to my YouTube channel. Muli, ito si Kuya July na gustong bumati sa inyo ng magandang-magandang araw sa lahat ng viewers. Sa mga kababayan ko, sa mga ka-OFW dyan, mga ka-YouTubers, mga ka-so-weird friends, shout out sa inyong lahat. Ngayon, balik muna ulit tayo sa tutorials dahil meron tayong kaibigan sa YouTube na nag-request. So, pagbibigyan natin siya. Ito naman ay kung paano mag-edit ng mga video using cellphone. Katulad ko, ang ginagamit ko ay iPhone lang. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali. Dahil halos kompleto na yan dyan. Kung mapapansin niyo yung aking mga videos mula nung nakaraang taon, nag-start muna yun sa parang simple lang muna, paunti-unti nag-i-improve. Unti-unting natutuklasan ko yung mga special features sa iPhone or sa application. Ang ginagamit ko, yung iMovie lang ng iPhone. So halos sa cellphone lang ako gumagawa niyan. So yun ngayon ang i-share ko sa inyo. At sana, marami kayong matutunan. Kaya hindi ko na patatagalin. Start na kaagad tayo. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman ang aking channel. Pakipress din yung bell icon para updated kayo sa aking mga video post. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, start na tayo. Subukan natin itong iMovie application. So, madali lang siya. Press lang natin yung icon. Tapos dito sa projects, press natin yung plus sign. Tapos press movie. Tapos pupuntahin doon sa gallery natin. So, hanap tayo ng video na gusto nating i-edit. Try natin tong isa. Press create movie. Tapos, meron kayong mapapansin dito sa bandang baba. Una, split. Ginagamit yan pagka gusto nating i-trim yung video natin. Press lang natin yung split. So, ayan, nakahiwalay na siya. Okay? Tapos, yung susunod, merong detach. Ito naman, para mahiwalay yung audio doon sa video. Ayan, nakahiwalay na. Yung susunod, duplicate. Ginagamit naman ito kung gusto mong mag-recopy ng video. So, halimbawa, press natin to. So, dalawa na siya. Okay? Tapos yung susunod, delete. Ito madali lang. Siyempre, madi-delete yung ginagawa natin. Press mo lang yan. Ayan. Delete mo rin yan. So, ayun. Bukod doon, meron din tayong mapapansin sa bandang baba. Merong mga icon. Halimbawa, itong isang parang pabilog. Ito naman yung parang speedometer. Ito naman yung speed ng video. Tapos yung susunod, ito namang audio. Yan. Volume yan. I-adjust mo lang kung anong volume ang gusto mo. Okay? Tapos yung susunod, yung parang letter T. Ito naman ay pang caption or parang pang subtitle. So kapag pre-press mo yan, pipili ka lang ng gusto natin. Halimbawa, itong reveal. So press mo lang yan, magta-type ka na dyan. Halimbawa, itatype mo yung pangalan mo. Ayan, nandyan na yan. Tapos, pwede mong palitan yan ng design, gusto mong ganyan. So, okay lang siya. Ngayon, kung gusto mo siyang ibaba, press mo lang yung lower. Ayan. O, nasa baba na siya. So, kung ibabalik mo, press mo ulit yung center. Okay? Ngayon, yung susunod, ito naman yung ano, yung kulay ng video natin. Halimbawa, gusto mo ng black and white, press mo lang yan. Kung gusto mo ng medyo makulay, press mo yan. Okay, kung gusto mong normal lang, balik mo lang doon sa dati. Ngayon, pwede nyo nang dugtungan yung video. Press nyo lang yung plus sign. Tapos, pili kayo ng video na gusto nyo idugtong. Tapos, press ulit yung plus sign. So, ayan na. Okay, ngayon sa pagitan ng video, meron tayong ano, iba't ibang klase ng dugtungan. Halimbawa, itong isa ang gamitin natin. So, ayun siya.
Halimbawa, itong isa naman. Okay? So, yun. Kayo na lang pumili para matry nyo. Tapos, itong video, pwede natin itong i-cut ng mabilisan. Press and hold lang. Yan. Tapos, pwede natin i-move yan. Ayan. Okay? Ngayon, punta naman tayo kung paano mag-overlay. So, press lang natin yung plus sign uli. Tapos, hanap tayo dun sa gallery. Halimbawa ito. So, makikita mo dito, merong tatlong dot. So, press lang natin yan. So, merong lalabas na mga options. Una, yung cut away. Matatakpan yung buong video mo. Yung ipapatong mong photo o kaya video. Halimbawa, ayan. Pagka-apply mo na yan, so, ayun na. Napatungan na siya. Kung gusto mong i-move, press and hold lang. So, pwede mo siyang dalhin pakaliwa, pakanan. So, yun. Ngayon, kung gusto mo namang i-cut yan, igalaw mo lang to. So, i-drag-drag mo lang kung saan mo gusto. Okay? Ngayon, punta tayo sa pangalawa. Yung picture-in-picture. Ito naman parang picture na nakapatong doon sa video. So, pwede mo siyang i-move. Press mo lang yung parang cross sign na yan. So, mamumove mo na siya. Okay? Pwede mo rin siyang lakihan. Ayan. Okay? Tapos, pwede mo rin siyang i-zoom. Press mo lang yung plus sign na yon. Okay? So, yon. So, ipwesto mo lang doon sa gusto mong paglagyan. Halimbawa dito. So, ipiplay na natin. So, ganun lang siya. Ngayon, punta naman tayo dito sa split screen. So, madali lang ito. Para magkatabi na sila doon sa video mo at saka yung ipinatong mo, magkatabi na sila. Merong option din yan. Kung gusto mong nasa baba, click mo lang ito. Ayan. So, ganun lang siya kadali. Tapos, yung kasunod, yung green screen or blue screen. Ito naman ay parang chroma. I-adjust mo yung ano niya, yung kulay niya. Ganyan. Tapos yung susunod, audio only. Yan. So yung audio lang yung makukuha natin. So yan ang function nun. Siya nga pala, yung video natin, pwede natin siyang i-zoom. So press lang natin yung plus sign na yun sa bandang taas. Okay, tapos i-pinch lang natin yung video. So, pwede siya. Pwede mong i-move-move yan. Ngayon, punta pa tayo sa ibang functions. Press yung plus sign. Tapos, meron tayong makita ditong audio. So, press lang natin yan. Merong tatlong option naman. Yung isa, soundtrack. So, press natin yung soundtrack. Pipili tayo. Meron ng default dito. Magiging ano yan, parang background music ng video natin. So, halimbawa itong isa. Press mo lang yung plus sign. So, nandyan na yan. Tapos yung isa, ito naman kung meron kang nakasave sa phone mo. Tapos yung kasunod, sound effect naman. Yan, pipili tayo dyan. Maraming pagpipilian dyan. Halimbawa itong isa, palakpak. Press mo yan. So, nandun na yan. Okay? Ngayon, punta pa tayo sa ibang function. Press uli yung plus sign. Meron dito, voice over. So, press mo lang yan. Tapos, pwede kang mag-record. So, press lang natin yung record. Tapos, stop. Pwede kayong mag-retake. Pwede i-cancel. Pwede i-review. Pwede i-accept. Pag in-accept, nandyan na yan. So, kung aalisin natin, delete lang uli. So, yun. So yun, ganun lang kadali. Madali lang mag-edit, ano? So sana marami kayong natutunan doon sa maiksi kong tutorial. Pero syempre, hindi mawawala yung shoutout. Shoutout kay Rico Pulot ng Bohol.
Ganon din kay Lenzy Brusen. Shoutout sa inyo. Tapos pinapabati rin ni Prosesa Tabora, yung Frias family from Pasig. Tapos shoutout din kay Pretty Jet. Shoutout sa inyong lahat. So siguro hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana huwag kayong magsasawa. At syempre huwag niyong kalimutang isubscribe ang aking channel. Maraming salamat sa inyo. God bless. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye.